Mga pabago-bagong kalagayan ng klima sa bansa at pag-init ng daigdig. Bakit minsan ay maulan, maaraw, minsan naman ay maulap? Isa sa mga dahilan ang global warming. Global warming. Ano nga ba ang ibig sabihin ng global warming? Ang global warming ay tumutukoy sa pag-init ng daigdig na nararanasang pagtaas ng temperatura ng himpapawid at karagatan. Pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo ay ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang greenhouse gases. Greenhouse gases? Ano yun? Ang greenhouse gases ay ang mga gas sa atmosfera na sumisipsip at naglalabas ng radyasyon. Ang ibang ilaw mula sa araw na nagre-reflect sa ating daigdig ay nagiging init. Ang carbon dioxide naman at ibang gases sa atmosfera ang nagkukulong ng init kung saan pinapanatili nitong mainit ang ating daigdig. Ang climate change ay ang malawakang pagbabago ng panahon o klima sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Mga epekto ng climate change at global warming. Dahil sa global warming at climate change, tayo ay nakakaranas ng tagtuyot at matinding pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha. Matinding epekto din ito ang pagkamatay ng mga panirahan ng mga lamang dagat dahil sa pagtaas ng temperatura ng tubig dagat. Mga natural na salik ng pagbabago ng klima. Tectonic plates. Ang paggalaw ng tectonic plates at mga area ng katubigan na nagpapabago sa posisyon ng kalupaan na siyang nagbubunga ng topografiya ng daigdig. Orbital at solar variations. Ito ay ang pagbabago sa pag-ikot ng mundo na nakaka-apekto sa layo at lapit nito sa araw. Volcanism. Ang volcanism ay kabilang sa natural na proseso kung saan ang mga elemento mula sa crust o mantle ng mundo ay binubuga palabas gaya ng pagputok ng mga bulkan, paglitaw ng mga hot springs, at iba pa. Ocean variability ay tumutukoy sa pagtaas ng level ng tubig sa dagat at pagtaas ng temperatura sa kalawakan kaalinsabay ang pag-init ng karagatan. Mga salik na aktibidad o gawa ng tao. Industriya. Ang industriya ay tumutukoy sa polusyon ng hangin, katubigan, at hindi tamang pagtatapon ng mga basura. Agrikultura. Ang agrikultura ay tumutukoy sa konbersyon ng mga kakahuyan para maging kaparangan o kaingin. Pagmimina. Tumutukoy sa pagkawala ng topsoil. Construction. Ang konstruksyon ay tumutukoy sa pagkasira ng likas na panirahan dahil sa konstruksyon ng mga gusali.
panirahan. Ito ay tumutukoy sa pagkasaid ng groundwater o konsentrasyon ng basura sa mga lugar ng panirahan. Mga maaari nating gawin tungkol sa climate change. Patayin ang mga bagay na ginagamitan ng electricity kapag hindi ito ginagamit. Kagaya ng computer, TV, ilaw, at iba pang appliances na ginagamitan ng electricity. Magtanim ng maraming puno. Bilang estudyante at miyembro ng lipunang ito na gustong masolusyonan ang climate change at global warming, para sa akin, ang natatanging solusyon dito ay ang maging responsable at disiplinado sa ating mahal na kalikasan.